Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay tuluyan na nakalabas sa ating area of responsibility si Bagyong Carding at muli na naman po itong lumakas at posibleng maging typhoon muli bago po mag-landfall bukas dyan po sa silangang bahagi ng Vietnam. Samantala, maliban po kay Bagyong Carding ay may shallow LPA sa silangang bahagi po ng ating bansa, ito po, at may isa pang bagyo na nasa southern part po ng Japan at ang development po ng LPA na nandito ang muli po nating babantayan at ito naman may pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo pero paalala lamang po na isa lamang itong forecast. Posible pa rin po ang mga pagbabago kaya patuloy lamang po tayong mag-antabay sa mga susunod po na updates. Samantala ang habagat naman po ay mas minapalakas ngayon ng bagyo na siya pong nagdudulot ngayon ng mga pag-uulan. Diyan po sa ilang bahagi ng Mimaropa, ilang bahagi po ng Visayas at ilang bahagi po ng Central Luzon at posibleng by early next month ay mamamaalam na po ang habagat at official na po na magsisimula ang amihan season dito po sa atin. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, dulot po ng trough ng bagyo at saka po ng habagat, ngayong madaling araw ay may mga pag-uulan sa may Palawan, Zamboanga Peninsula, Panay Island, ilang bahagi po ng Negros, Leyte, Surigao, ilang bahagi po ng Bicol, Calabarzon, Metro Manila at Aurora. At mamaya po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng Luzon at Mindanao pero dulot po ng habagat ay may mga isolated rains pa rin sa ilang bahagi po ng Metro Manila, Southern Luzon, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. At mamayang hapon ay mas maraming lugar muli ang makakaranas ng mga isolated rains, lalong-lalo na po dito sa Luzon at western section po ng Visayas at maging po sa ilang bahagi ng Mindanao kaya iba yung pag-ingat lamang po. At sa atin naman po mga baybayin, dulot po ng lumalakas na habagat at saka po ng trough ng bagyo ay may kataasan pa rin po ang mga alon mula po dyan sa isla ng extreme northern Luzon, pababa po sa western seaboard ng Luzon from Ilocos Region down to Palawan. Iwasan po muna natin ang pumalaot sa mga may red po, lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 2.5 to 3 meters height. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kaya na ng pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!